Jangan mau pakai kita, kung sino ang pemirah, profesional bau hindi. So mga boss, ito na yung part 3 ng ating video. Ito na siguro ang pinaka-last. Ito na yung final touch dito sa ating ginawa. Kasi kung nakikita nyo yan, yan mag-aspang. Tapos, itong ganito, maraming kalawang. I-grinder natin, tapos pakinisin natin to mamaya itong mga may kalawang. Ito sa taas, ito ang mas makalawang kasi ito yung pinakahuling ginawa ko. So yung ating mga bakal ay kinalawang na kasi nakalagay lang sa labas. Yan o, grabe na ang kalawang. So pakinisin natin bago pinturahan. So ang una kong gagamitin para sa yung magaspang na tira ko ng welding. Tapos after nyan, ito yung gagamitin ko pang tanggal ng kalawang. Parang steel brush siya. Ito, pang motor, gamitin natin to para safety ang ating mata. Pagagalitan tayo ng ating customer niyan, hindi kumapit yung ating welding. Ayan o, hindi pala kumapit. Flux lang pala ang nandyan. Tirahin na natin tong mga hindi magandang pagka-welding mga boss. Ayan, kumapit na yan. Ito. Ito. Pero may mga part talaga na hindi talaga ano, maayos ang pagka-welding. Diyan mo makikita kung sino ang tumira. Professional ba o hindi. Pinagpraktisan natin. Ayan, malaki ang butas. Wala na tayong welding rod na pang, ano dyan, pang tapal na. Tapos na natin lahat. Medyo kuminis na siya. Ang gagawin na naman natin ngayon, yung pangtanggal ng mga kalawang, yung steel brush na ibabala natin dyan sa ating edger. Gusto nyo ng mabilis na steel brush? Ito gamitin nyo. Ayan. Close up natin mga boss para makita nyo kung gaano siya ka-effective. Ayan o. Instant. Instant ang kalawang tanggal. Naaamoy ko yung kalawang. Kailangan natin magsuot ng face mask. At saka itong face shield, baka kasi itong steel brush niya, tumilapon yung mga grano niyan, mapunta sa mata mo, delikado yun. Ayan mga boss, kita nyo naman ang kaibahan. Kanina, grabe ang kalawang niyan, pero ngayon, tingnan nyo, makinis na. Ayan. Trabahoso lang siya. Nakikita nyo, kumikinang siya. May mga part doon banda sa taas dyan. Mayroong part dyan na hindi ko maabot. Liha na lang siguro ang gamitin ko. Kagaya nito mga dito, ayan o, meron pa. Hindi na yan maabot ng ating grinder. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ayan o, mga buhok yan ng yung steel brush na ginagamit natin. Tumatapon yan. Delikado yan. Matama ng mata mo or kahit sa balat mo ay pwede yan magpenetrate. Kaya gumagamit talaga ako ng face shield. Turahan na natin ng primer epoxy para huwag mag ano, kalawang. So
pala tayo ng gloves para yung kamay natin ay hindi marumihan. Uy, napunit agad. Pambihirang gloves. Punit agad. Nako. Useless na gloves. Pambihira. Wala ito. Ito ay para hindi siya kalawangin, mga boss. Protection sa kalawang. Yan ang pintura ko. Grandmaster Superior Quality. Metal Primer Gray. Mga boss, nag-double coat ko ng pintura nito kasi pagka isang coating lang medyo makita mo pa yung mga form ng brush na nakaganyan kasi nung pinis niya, nung pinakinis ko siya, ano, makikita nyo dyan, meron pang mga ano, kasi dumudulas yung pintura pagka binabrush mo siya, so nag-double coat ako. Mas maganda pa nga kung itatlong coating mo siya, pero kukulangin ako ng pintura. Ayan, very good ang mga ibon dito. Nagpasukan dito na sila dumadapo, kaya ayan may mga mga ipot na nila dito, ayan oh. So sa tingin ko, ewan ko kung makaya ko next video, wala pang budget, lagyan ko na ng screen yung ating mga bintana para yung mga ibon hindi na makapasok. Diyan muna ang ating video dito sa ating DIY na stair railings, mga boss. So kung nagustuhan nyo, like, dislike, at sana yung mga hindi pa nakasubscribe, sana ay magsubscribe kayo at suporta sa aking channel para ako ay makapagpatuloy at magkaroon ako ng budget pagka sinisildoan tayo ni YouTube. Paalam muna, keep safe always. Bye bye.